kakailan lamang ay nag-trending at viral sa social media ang di umano ay remake ng Korean series na Dr. Foster. Ito po ay gagawin sa Pilipinas. At mula nga sa article ng Rappler, narito ang kanilang naging pahayag dito. Dr. Foster, the show that ITV drama The World of the Married was based on, it's getting remade for the Filipino audience by ABS-CBN. Written and created by Mike Barlett, the BBC studio show tells the story of Gemma Foster, a doctor whose life takes a drastic turn when the suspect, her husband, of having an affair. It ran for 2 seasons until 2017. It has been adapted for audiences all over the world, from South Korea, France, Russia, Turkey, and India. The South Korean adaptation in particular became a hit with Filipino audiences and was broadcast by ABS-CBN in June 2020. The upcoming Philippine adaptation is set to go into production later in 2021, though a cast has yet to be announced. Hayan, diyan na nga tayo pumapasok sa cast. But ABS-CBN President and CEO Carlo Katingbat, Chief of Broadcast Cora Vidanes, and Entertainment Production Head Laurenti Jogi will be executive producing the show along with Dreamscape Entertainment Head T.O. Andrina. At narito na po, pumapasok ang suggestion ng mga netizen. Bakit daw hindi pagsamahin si Bea Alonzo at Julia Barretto sa nasabing remake ng Philippines sa Dr. Foster? Sa naging article nga ng Abante, sinabi nila na sobrang ingay agad-agad ng gagawing serye ng ABS-CBN ang BBC's award-winning drama na Dr. Foster, na nagkaroon na nga ng iba't ibang version. At syempre, ang pinaka-the best version nga at talaga namang tumatak sa isip ng mga Pilipino ay ang South Korean version, The World of the Married. It truly is an honor to know that Dr. Foster will be coming to life in the Philippines under the extraordinary creative team of ABS-CBN Entertainment. At alam naman natin kapag ABS-CBN or tatak ABS-CBN ay talaga namang magiging maganda talaga. Well, naging kanya-kanya nga daw ang mga pambato ng mga fan kung sino nga ba ang bagay na bagay, at sa tingin nila ay papatok na gumanap sa nasabi nga pong papel na legal na asawa at kabit. May mga bet na sina Julian Santos at Charlie Dixon ng kunin. Meron ding bumoto para kay na Juday at Janine Gutierrez. Meron ding nagsabi na carry rin ni na Isa Calzado at Kip Chu. May mga nagpahayag rin na bagay kay na Julia Montes at Nadine Lustre. Pero panalo sa lahat ang tandem na naisip ng mga fan na Bea Alonzo at Julia Barretto. Kung matapang kayo ABS-CBN, petition kami to make Bea Alonzo to be the wife and Julia Barretto will be the mistress, at syempre si Gerald Anderson ang guy. Yes, lamang na lamang nga ang mga Bea-Julia tandem, ha? Sa mga unang oras pa lang ay humamig na nga daw agad dito ng 8,000 reactions sa mga netizen kumpara sa iba na hindi umabot ng 1,000. Binalikan din ng mga netizen ang araw na ikinuwento ni Julia na gusto niyang gumanap bilang kabit na tulad nga ng role sa Korean drama na The World of a Married Couple. The World of a Married Couple, if you guys have seen that, that's one of the best in the world. I wanna do something like that. But I wanna be the yung Denise, sabi niya ni Julia sa isang interview noon. Anyway, heto nga ang mga nakakalokang naging reaction ng mga fans sa naging suggestion na si Julia Barretto at Bea Alonzo ang pagsamahin sa nasabi nga pong The World of the Marriage Couple ang ilagay sa nasabing karakter. Sabi ng ilan, hala, you deserve this role. Baka dito ka maging best actress. Go, Julia. Deserve mo talaga, promise, sabi ni Jennifer. Ang lutong siguro noong sampal pag nagkataon, at baka yung imagination ng female lead na pag saksak sa male lead ay maging totoo. Hi, huwag naman sana. At pero, marami rin ang umayaw dahil hindi raw nila bet na mapahamak pa si Bea na nananahimik ng araw ngayon. Effortless masyado yung role for Julia, sabi nila. Nako, ipapahamak niyo pa si Bea pag nagkataon, di makapagpigil sa eksena yung mga yan. Mauwi sa Rumble in the Bronx for real, at syempre, susugod agad yung buong angkan at pagtulungan si beautiful Bea. Huwag naman maawa kayo. Well, suntok sa buwan o malabong mangyari nga ang dreamcast na ito, nakasama pa si Gerald Anderson. Malay nyo, maging matapang ang ABS-CBN at kausapin ang side. Siyempre, tignan na lang ang kanilang trabaho as professionalism kahit papano.
eh baka naman na dito pa magkabati ang dalawa. Yan ang ating Showbiz Snap update. Images are all credited to the respectfully owners, and thank you for watching Showbiz Snap.